sa video na to. Itong pinatamakati. Alam po. Ito. Makikipagsapalaran ako sa buhay mga isda sa probinsya ng Capiz. We will hunt our own food. Ay, ahas po. Ahas! Lutuin ang lahat ng to at seafood feast. Cheers, pare. Cheers. At kakain ng hindi ko akalaing pwede palang kainin na jellyfish. Cheers. Alamin natin kung paano nga bang maging isang Capiz mandaragat. Ready ka na ba? Tara! Alas 7 ng umaga at tumatawid kami ng dagat papunta sa isang isla kung saan gaganapin lahat ng aksyon ngayong araw. Sa oras na to, hindi ko pa alam anong pwede mangyari. Touchdown tayo dito sa kung saan magaganap yung lutuan. Para siyang river din dito sa may Capiz. So, medyo excited na ako kung ano magaganap ngayong araw. Panoorin nyo, hintayin nyo lang. Tara! Ano ba yung pupunta natin? Parang dagat din? Hindi, ilog lang sir. Ay, ilog lang? Oo, parang doon mauhuli natin yung... Alimango. Alimango. Parang river channel siya. Ah, okay. At syempre, hindi ko kakayanin ang adventure na to kung wala akong kasamang mandaragat mula sa Capiz. Pops Niño, magandang umaga. Pops Shui, welcome to Roa City, magandang umaga din. This is Niño Abukay, ang founder ng Capiz Mandaragat, isang grupo ng mga mangiisda na binabahagi ang pang-araw-araw na buhay ng isang mangiisda sa Capiz. Mahirap pa talaga yung buhay ng isang mangiisda. Sa totoo lang, Pops, is depende. Sanayan lang. Pero sa karaniwang tao, mahirap talaga. Bali, nagiging dalawa ng hanap buhay nila, ang pangiisda at ang pagiging content creator. Halos pinagsasabay lamang daw nila ito. Sila ay grupo na binubuo ng iba't ibang mangiisda. Tulad ng The Hunter na si Jesse, ang Preparation Head na si Rain, The Chef na si Uncle Rosau, at ang Legend Hunter na si Uncle Josie, at Pops, marami pang iba. Kilala ka dito bilang Capiz Mandaragat. Bale, ano bang ginagawa ninyo? Actually, Pops, yung ginagawa namin is yung pang-araw-araw na buhay ng isang mangiisda. Mula sa paghunting, paghuli ng mga isda, hanggang pagluto ay pinapakita namin. Hindi katulad sa atin sa Maynila na kinakain na lang natin diretso yung pagkain. Ito, pagpapagura natin. Tama ba? Tama, Pops. Ipapa-experience ko sa iyo lahat. Excited na akong mapagod, magutom at magluto ng iba't ibang seafood dito sa Rojas, dito sa Capiz. Sabi, hinihintayin natin! Tara! Aray, sakit ang ano. Balangin ko na. Pulikat ako. Pero bagong lahat, pinaghandaan muna ako ni Niño ng isang refresher bago sumabak sa bakbakan. Nag-setup tayo ng trap doon para makahuli tayo ng talangka tsaka meron tayong hipon, fresh na hipon. First time natin ipapatikim kay Sir Chewy. Yung kinilaw na jellyfish. Yun, kaya? Kaya, yun yung inaabang. Basta hindi ako mangangati ah. No, hindi sir. Anyway sir, ready na akong mapagod. Bala na. Cheers. Cheers. Bakbaka na. Ah, the best. The miss. Libre lang to. Libre lang po. Yung pinakamaganda. Sa paligid lang. Okay, umakit si kuya kanina eh, no? Mas marami pa itong mamaya. Nagsimula ng aksyon. Tirik ang araw, medyo maputik. At naghahanap na kami ng iba't ibang traps na sinetap nila the day before. Ang suspense dito ay di natin alam kung anong makukuha nating seafood. Merong walang laman at meron namang meron tulad ng talangka, halimasag, hipon at maging ahas na hindi natin kakainin. Ahas po! Mas. Sinimulan namin ang food trip sa maliliit na talangka na ini-steam lamang at tinartira ng suka. Okay, sige. Meron tayong sausawan. Bubuksan muna namin tong ulo niya. Ipupush natin to sir dito. Ito. Ipupush natin. Yan. Okay. Para makuha natin yung... Taba. So, sa suka. Finish yung pinakabalat niya. Malutong na. Pwede ba malutong na. Pwede. Alam mo yung ang liit niya, pero ang linamnam. Ang linamnam. Next, kumuha na ng young coconut si Uncle Josie na gagamitin para siya hunt namin exotic food na jellyfish. So, ito yung meron siyang antioxidant factor.
Ito yung pangtanggal natin mamaya nung kate. Sa jellyfish? Yes. Since na yung pinakamakating part, yun yung gagawin natin, yun yung kikilawin natin. Paps, sa maliit na bangka kami ngayon. So, manghuhuli kami ngayon. Wait lang ng mga pare. Siguro isa to sa pinakamaliit na bangkang nasakyan ko. Ah, ito na yun. Ayun, sir. Ang jellyfish. Oo, bukan. Yung puti. Nice. Di yan ano sir, di nakaka-harm yan. Makati ito kung makati ito. Ah, makati. Kaso may pangpatanggal. Itong pinakamakati. Alam po. Ito'y natapon na ito. Ah, hindi kinakain yan. Ang payong-payong. Ay, yung pinaka parang shell niya. Oo. Oh. Ah, dyan lang yung kinakain. Oo, oh, ito lang sir. So yung kinakain mo yung makati? Oo, oh, makati. Makati. Pero may gagawin daw dyan mamaya. Oo, pangpatanggal naman sa kati. Ito binakiskis namin ng pan, ng shell. And it's time na gawing kilawin itong jellyfish na to. Nagkayod muna ng laman ng yang coconut at ito ang mag-aalis daw ng kate. Kate. Hinalo na ito sa laman ng buko. Naghiwa na ng sibuyas, sili, luya, kalamansi at nilagyan ng suka para sa kilawin na sausawan. Kukunin na natin to, yung binabad natin sa young coconut o kaya bukol, tawag okay. Sa amin. Tatanggalin natin to kasi mapakla ito. Okay, sir. Itong young coconut. Yung texture niya parang hindi ko maintindihan eh. Parang rubber nga. Actually parang rubber na ma-jelly na. So, sasawsaw natin dito. Okay. Ngayon, mas preferred namin dito na may luya at kasamang sibuyas. Okay. Okay. Cheers! Sir Nino, unang kagat. Cheers! Kung nasalat, ang hang nun. Oh. Ang sarap. Chewy, jelly, slimy. Para kung kumakain squid. Yes. Mas pinatigas na squid. Yes, sir. Tama yon. Luto simple lang. Luya, sibuyas, ang hang, asin. Perfect combination. Sineserve ito in various restaurants. Mm-hmm. Ang mahal nito yung order nito. Pero dito, pinupulutan lang namin. Pinupulutan lang. Pops, appetizers pa lang ang mga yon. At nagsaing na ng kanin. At niluto ng iba't ibang seafood na nahuli namin. Nagluto ng buttered garlic shrimp at crabs at nagkilaw din ng isda, hipon at pusit. At ng mistulang probinsya style, boodle fight itong isang isil sa kapis. Isda? Isda, sir. Sige. Isda. Na ba? Sige. Yan. May... Ang daming karya. May kwan yan. May kamyas yan. Oh, may kamyas din. Oo, ito yung kinilaw sa kamyas. Ang sarap ng kamyas, ha? Dagdag asim. Dagdag asim. At the same time, parang pagkagat mo, yung parang crunchy siya. Ang sarap, ang laman. Yeah. Sobrang tender ng ano. Yes. Ang tanong ko dyan, sir, paano malalaman pag pwede ikilaw? Actually, subukan. Tinatanong ko rin. Sabi ko, pwede ba yan? Tsaka may sumakit yung chan, bawal ikilaw yan. Bawal ikilaw yan. At ayun, itong pusit. Pusit. First time, ikilaw na pusit. Ayun. Cheers. Parang yung ano, jellyfish. Pero flavor, same, sarap na sibuyas. Pusit. Fresh na fresh. Legit pa rin. Luya. Panalo. Mm-hmm. Tsaka yung kamyas talaga yung panalo. Yung kamyas. Nagbibigay so, unique flavor. Oo. Ay, hipon. Hipon. Paano kainin to, sir? Diretso na lang subo. Sige. Pero, tulad nito. I-sample natin. Diretso na to. Pati yung galamay niya. Okay. Ito lang yung hindi ko kinakain, sir. Kasi ito may mga tinik pa to. Yung sige. Parang ganito. Yan. Diretso muna. Tapos sabay putol na lang to. Panchi. Well, pwede nga kainin dito. Pwede. Kaya pag nagilaw kami dito, hindi namin binabalaban. Ang sarap lang dito, parang may konting sweetness pa yung yes. Hipon natin. Hipon. Tapos nasukap niya yung asim, mukomplement sila. Tsaka nakita mo kanina, buhay na buhay pa. Buhay na buhay. Okay. Nain natin yung hipon muna. O sige. Hipon muna. O parating pa natin yung flavor. O yung flavor. Lang siya, no? O yun. Yan. O, galing ha. Parang alam mo na yung... Yeah, sir, grabe naman. May hipon naman sa Maynila. Hindi kasi iba. Di marunong. Yung sugpo. Ikaw talaga kumira, sir. May isang pirasong sugpo. May isang pirasong. Oo, may nakapasok. Siguro para sa akin to. Tayo lang talaga. Parang kuha ako ng masarap na kagat. Yun. Kuha ako ng sili, sibuyas.
Ang minip yung buong buto. Sarap. Pin natin dito yung... ito. Ay. Ito, sir. Ayun, yan. Ito yung Paris niya yata, sir. Sige, paano ikaw ba? Paano ko ba kumain ng lima? Ako, tatanggalin ko muna to yung balat. Ah, yung takip. Tapos normally, yan, tinatanggal ko lang to para mabilis na lang sumpit. Ano din, sir? Ito, sir. Yan. Ito muna? Oh, yan, yan. Ito muna. Ito yung pinakauna talaga muna. Oh, okay. Tapos... I-scoop ko. Tama ba itong ginagawa? Oo, oo. Ay, naku. See you, Lord, no? Pero sarap. Ang butter. Parang butter na siya, no? Nandag siya, yan. Mmm. Ano yung sa ninyo? Ibang klaseng experience ngayon, masasabi ko na isa yun sa pinakamahirap, pinakamasaya, at pinakasulit na food trip na naranasan ko sa buong Chewy Show. Kasi ito yung literal na from farm to table. Yes. Parang gano'n, di ba? Hinarvest natin, tumagatakpawis natin. At saka yung exciting part doon. Yung exciting part. Yung hindi mo alam kung may mahuhuli tayo. Yun, oo. Yung parang, uy, isa lang pala. Isa lang. At, uy, lima pala. Oo. Ang sarap lang maka-experience ng kahit pa paano naging mangisda ako ng isang araw. Yes. Hindi pa nga yun eh. Kasi hindi pa talaga ako yung nangisda eh. Pag bumalik ka dito. Pag bumalik ako sa Kapi. Sir Ninyo, maraming salamat. Isang nakakapagod na araw, pero marami akong nabawong alaala at marami akong natutunan. Iba rin pala talaga yung hirap ng buhay ng isang mangisda. Pinagpapagura ng mga pagkain na ilalagay sa pagkainan. At ang grupo ng La Niño at ang buong Kapis Mandaragat ay ang simbolo ng pagkakaisa at pagiging isang pamilya. Inaangat ng Kapis Mandaragat ang turismo ng Kapis at binabahagi ang mga yamang dagat ng Pilipinas. Sir Niño, maraming salamat bago mo silang promote. So yun, mag-subscribe po sa aming YouTube channel na Kapis Mandaragat. Tsaka follow nyo din po kami sa aming Facebook page. Pops, dyan nagtatapos ang ating Kapis Food Series. Maraming salamat sa lahat ng sumama. Maraming salamat sa Kapis Mandaragat, one of the OG food and seafood vloggers dito sa Kapis as Essential Chicken for making this Kapis series possible. Kaya kung nagustuhan yung video na to, huwag kalimutan na lang share, subscribe sa YouTube channel ng Chewy Show. As Pops Chewy, nagsasabi, stay safe. It's a good night and good bang! 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 Oh, hindi lang sabay-sabay, pero pwede na yun. Thank you, sir. Nakulan sa camera yun, no? Said I love you forever. We can make